May narinig po ba kayo ng sisigawan sa study room? Apo. Ah? Nay, ulitin ko lang po ha. May narinig po ba talaga kayo ng sisigawan sa study room? Opo. So, malinaw na hindi lang mag-isa ang biktima ng mga oras na yan. Opo, may dumating po na tao. Nag-usap sila ni Ma'am Rachel. Kilala niyo po ba kung sino? Si Louie. Louie? Opo. Louie Asuncion. Ako na lang ang aamin. Ako na lang ang aako. Ako ang pumatay kay Ma'am Rachel. Para hindi ka na madiin. Huwag ka lang makulong. Okay. Paano? Eh, hindi pwede. Kailangan si Louie ang managot. Kasi kung hindi, hindi niya tayo titigilan. Alam ni Louie kung ano yung mga ginawa natin sa kumpanya. Eh, kung ma-one plus one niya yung mga yan. Hindi pwede si Louie. Wala naman siyang ginagawa eh. Hindi ko kayang ituro si Louie. Alam mo, ikaw, tigilan mo ako sa mga drama mo, ha? Kung gusto mo kilalaanin pa kitang nanay, magpaka-nanay ka, gawin ko yung sinasabi namin. Kung hindi, ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo, ngayon pa lang itatakwil kita habang buhay. Ako po ang nagpatuloy sa kanya. Dumiretso na po siya sa study room at kinausap po si Ma'am Rachel. Hindi ko na po alam kung ano pong pinag-usapan nila. Tuloy niyo lang po. Nandito ako nung mga oras na yon sa sala. Narinig ko sila na nagsisigawan. Tapos, umalis na ako. Kasi, ayoko naman makialam sa nangyayari kung ano man pinag-uusapan nila. Nakita niyo po ba si Louie pagkatapos ng away? O nung siya'y lumabas ng bahay? Apo. Kasalubong ka sa gate na... Kasalubong kami sa gate. Tapos, gusto ko sanang parang galit, parang masama ang loob. Tapos, natanungin ko sana kaya lang dire-diretso ng lumbas. Ano pa pong sumunod na mga nangyari? Malis na po ako. Pumunta na po ako sa kusina. Naglinis na po ako. Tinapos ko po yung mga dapat kong tapusin na trabaho. Pagkatapos po nun, magpapaalam po sana ako kay Ma'am Rachel kaya nagpunta ako sa study room. Pero nakita ko po si Ma'am Rachel na duguan, patay. Yun po ang nakita ko. Pagkatapos po nung mag-usap sila ni Louie. God! Man. Yeah. Ayop siya. Hayop, mga